Samantala, balikan po natin ang issue na nabanggit ni Pangulong Duterte kaugnay po sa Communist Party of the Philippines at makakapanayam po natin ngayon ang founding chairman ng CPP na si Jose Maria Sison. Ginong Sison, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. Salamat sa pag-anyaya ninyo sa akin. Apo, at dito nga po ano yung binabanggit ni Pangulong Duterte na wala nang peace talks, sarado na at yung pondong inilaan para dito ay ililipat na niya sa AFP. Ano po ang pananaw niyo tungkol dito? Ano po, pakiulit? Yung pong binabanggit ni Pangulong Duterte ay wala nang peace talks na magaganap at yung pondo na nakalaan para sa peace talks sana ay ililipat na niya sa armed forces. Ano po ang pananaw niyo dito? Ano yun? Itong si Duterte, talagang akala niya nakakautos siya sa kilusang revolusyonaryo at anong gusto niya masusunod. Kung ayaw niya ng peace negotiations, walang magagawa ng NDF at tuturin yun. Kundi yung dalawang panig maglabanan at magkasubukan ng lakas at nagkakaroon pa ng pagkakataon ng magkabila na manalo. Ano? Ngayon, mabuti naman kung may peace negotiation sana para yung sacrifice cost ng mga ng labanan ng dalawang panig maiwasan at ang point of preference kung ano ang magagawa ng peace negotiations ng mga reforma for a just and lasting peace nang sa gayon ang pakinabang ay sambayan ng Pilipino. Pero kung itong si Duterte naman hindi naghahabol ng peace negotiations, surrender ang gusto niyang ipataw sa kilusang revolusyonaryo. Ngayon na halat pagkaraan ng isang taon, halatado na siya na gusto niya lang yung ceasefire kung saan yung kilusang revolusyonaryo mapapatahimik, mag-surrender at masasabi na niya na panalo na siya. Sa hindi kayang ipanalo sa larangan, sasabihin niya panalo na siya sa lamesa. Ngayon, ganito ang mabuti pa sabihin ko in advance. Gagawa ako ng payo. Sa anumang kondisyon, ayaw o gusto ni Duterte ang pag-uusap o kaya meron ng magiging matagumpay na kilusan at nagkakaisang hanay para palitan ang namumuno, nangungulo sa reaksyonaryong panig ng GRP o kaya mananalo ng kilusa revolusyonaryo at third possibility. Mas madaling ano, mangyari yung dalawa. Yung ano yung mga burador, mga drafts na ginawa ng NDF para sa social and economic reforms at political and constitutional reforms, ituloy para kapag nagkaroon ng peace negotiations sa anumang situation, handang-handa na NDF na magpresenta ng kumpletong dokumento. Kaya huwag nilang aksayahin yung dating nagawa na, kundi habang walang pag-uusap, ihanda yung mga burador. Nang sa gayon, kapag may matinong kausap na sa panig ng QRP, ano yun? Madadali yan ang pag-uusap at pagkakasundo. Ganon. So, ibig sabihin, upbeat pa rin tayo in a more general way. Si Duterte, kung yan eh, pleating figure. At saka yung mga estilo niya na umobra sa Davao City, hindi obra yan sa national stage with the whole world looking. Pwede mo bang presidente ka, kahit na reaksyonaryong gobyerno, pwede mo sabihin mo, magandang pumatay at kung sino mang militar o pulis ang napumatay, ililibre ko sila, ipaparlong ko. Nasaan ka nakakita ng presidente ganyan? Hindi ba? Unique yan. Yung pananaw ho ng karamihan
pamanin po, yung pananaw po ng karamihan ay kumbaga binigay agad, tumaya agad si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pag-a-appoint ng mga ilang miyembro ng gabinete na nasa kaliwa sila, Secretary Tagiwalo, Secretary Mariano at Secretary Lisa Masa. So, ano po ang pananaw nyo rito na yun ho yung pananaw ng marami na kumbaga inilatag din ni Pangulong Duterte yung kanyang baraha and yet nagkaroon po ng mga ambush ang NPA sa mga sundalo at mga polis. Ano po ang pananaw nyo dito? Alam ninyo kung kan suriin ng mas matalas. Pag nag-alok si Duterte, nung nag-alok ng posisyon sa mismong Communist Party sa cabinet post, iyan ang tinatawag mong poison gift, no? Poison gift. Pag tinanggap mo yan na walang maayos na pag-uusap sa peace negotiation, sell out ka. Pero ako, I graciously met the offer. I graciously responded to the offer. Huwag ng komunista na ano, as such, kundi yung ano, yung mga competent and honest and diligent people who are makabayan, etc. So, ibig sabihin, si pag hindi mo pa silip masyado kung ano yung intensyon ni Duterte na manlason sa mismong Communist Party sa kanyang fake gift, no? Yung ano, yung mahirap ko namang basta ano ba yan, sampalin yung ano, yung kamay na nag-aalok ng mukhang maganda para sa marami. Yung ano yun, at saka ngayon, kung nag-appoint man siya ultimately ng 2 or 3 cabinet members from the left in the general sense, eh hindi ibig sabihin na no, yung naging mabuti na yung buong gabinete niya. Kasi ang overwhelming majority yan ay rightist at pro-US. At yung mga key positions ay nasa kamay ng mga US at yung mga reaksyonaryo. Halimbawa, tungkol sa economy and finance, sila Dominguez, Pernia at Jokno, mga neoliberal economist yan na ano ba, yung advocates ng all advantages to the capitalist class at the expense of the working people. Tapos nandiyan, nandiyan naman yung pro-US at reaksyonaryo, ultra-reaksyonaryo pa sa tungkol sa national security, sila Lorenzana, Esperon, at Anyo. At yung Anyo na yan, all-weather yan. Kahit na anong kabalbalan, anong ano, kakriminalan ng kriminalidad na ginawa, ha? Sa pagpaslang kay ang pagpaslang kay Jonas Burgos hanggang sa pagpaslang kay Caparago na may sakit, no? Nung siya ay nahuli. Eh yan, ewan ko bakit yan. Paborito ni Duterte yan. So, yung ano, yung gabinete on the whole, from middle to the right, eh ano yun, anti-people, anti-nation, anti-national, anti-democratic. Kaya yung, alam ninyo hanggang ngayon eh, sinasabi ko na si Duterte kung magpaktino, yung pwede niyang ano, pwede niyang mag-resume ang peace negotiations. Kasi gusto natin yan, hindi ano yan, hindi nakakahiya kung tukuyin yung ano, tukuyin yung paghahangad na ang makinabang ay isang bayan ng Pilipino. Kaya ano yun, hindi ko sinasabi na na 100% na hopeless yan. Anong malay natin sa lala ng krisis at sa paglaki ng oposisyon na laban kay Duterte, matauhan o kaya siya nakapagpahusay ng kanyang sariling kalusugan dahil yung ano eh, physical health niya at saka baka nakaapekto sa mental health niya. Kung makakuha siya ng magagaling na doktor, baka maayos pa yung ano, maayos pa yung ano, pag-iisip niya. Kasi yung ano eh, alam niyo kung Duterte is the best witness against himself. Hindi lamang doon sa walang kwentang pagmumura. Favorite word is ano, it starts with letter P. At the other is patayin, no?
And yung sino matinong presidente magsasabi kahit presidente ng isang reaksyonaryong gobyerno, hindi matinong sinasabi na pumatay kayo hanggang gusto ninyo basta maalibay kayo na nag-resist yung ano, yung gusto ninyong patayin. Akong pahala sa pardon. Pagkatapos ito pa, yung kanyang matapos na pinuntahan yung People's Zona, matapos ng kanyang zona, nag-press ko niya, matapos sabi niya, bubumbahin niya mga eskwelahan ng lumad. Eh, siyang kaya nakakita ng matinong tao na nagsasabing gano'n. Yan ba, nakakaya yan. Para sa buong Pilipinas na ang tumitindig na Pangulo ng Pilipinas ay ganyan magsalita. Kajoma, maraming salamat po sa pagkakataon at inyong mga pananaw. Si Ginoong Jose Maria Sison, founding chairman ng CPP at chief political consultant ng NDFP. Maraming pong salamat. Samantala, sinubukan po namin, sinusubukan namin kunin din ang panig ni Peace Advisor si Secretary Jess Duresa, pero sa pagkakataong ito ay di pa rin po kami nagtatagumpay na siya'y makapanayam.